Amen. Yung isa pa, yung may declaration talaga. Yun, sige po. 1, 2, 3, go! I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen po. Sige po tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon. Dahil tunay nga sa oras na ito, naniniwala kami kasama ka namin. Kasama namin ang iyong presensya at nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa iyong presensya na natili sa lugar na ito. And Lord, ayahan mo yung presensya mo, ang siyang patuloy na magbago ng aming buhay, magbago ng aming isipan, ng aming puso, O Diyos, na tunay nga patuloy kaming lalakad, magmamarcha, ayon sa iyong plano sa aming buhay, Panginoong Jesus. And Lord, I pray na yung mga salitang aming maririnig, hayaan mo, O Diyos, na magkaroon to ng ministeryo sa aming buhay, magkaroon to ng impact sa aming buhay, O Diyos, na katulad ng sinabi ni Pablo, we will press on toward the goal to win the prize on which you called us, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang papuri at parangal at pagdawalhati sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Pwede na po tayo mabuo sa presensya po ng ating Panginoon. Mapapansin niyo po, itong verse na to, ito yung verse na kalimitang ginagamit talagang madalas. At makikita po natin that this verse was a very powerful statement na binitawan ni Pablo. And it has many revelation maging sa iba't ibang mga tao. At naalala ko nga last year, ginamit ko rin tong verse na to eh. Nung tinapik natin is about the season of finale. Yung topic natin, season of finale, look on heaven, and look on Christ. And this year, naniniwala ako that God is opening a season of success, a season of achievement, and a season of victory sa ating buhay. Amen? Sino naniniwala po doon? Amen. Maniwala po tayo doon. As we embrace the theme of back to the original design from the creation, makikita po natin that God put something design in you, in me, in us that we must go back to. And this month, we have this team marching on toward the goal that will bring a season of success, achievement, and victory in our life. Sino pong naniniwala na magtatagumpay siya? Amen. Sino naniniwala mananagumpay siya? Amen. Pwede ba pakidaklara mo to sa sarili mo? Mananagumpay ako. Mananagumpay ako. Yung may conviction, mananagumpay ako. Mananagumpay ako. Pakisabi sa katabi mo, mananagumpay ka. Amen. Ngayong gabi po, ang topic natin is about marching towards the goal, hashtag press on. Wow, press on. Yung kumbaga sa isang kagamitan, pag inon mo, dun gumagana. And I believe that God will activate something in your life. May i-on ng Diyos sa buhay nyo ngayong gabing ito. And three things that God wants us to go back. Yan. Balik na tayo sa teksto kasi malapit na tayo magtapos. Tapos na agad eh. Ito tayo, season ng finale, unang opening ko. Yan, three things that God wants to go back to us and for us to be able to march confidently. May tatlong bagay lang po akong napansin para na gustong ibalik ng Diyos sa buhay natin para tayo bilang mga Kristiyano, confident tayong magmamarcha sa harap ng Panginoon. The number one is, press on your dreams and goals. Ayun po yung unang nakita ko doon na gustong ibalik ng Diyos sa atin that we must press on our dreams and our goals. Sino po dito may mga goal sa buhay? May mga dreams sa buhay? May mga pangarap na gustong abutin? Naniniwala ako lahat tayo may mga gustong ma-achieve at marating sa buhay natin. At naniniwala ako na ang bawat isa sa atin, nilagyan ng Diyos ng abilidad mangarap at magkaroon ng goal sa buhay nila. Amen? Mapapansin mo po, yung isang bata, kapag inobserbahan mo po siya, sa murang edad, makikita mo na yung batang yun, meron na siyang pangarap sa buhay. Di ba? Naalala niyo ba ng mga bata kayo pag tinatanong kayo, anong pangarap mo paglaki? Gusto ko maging abogado. Gusto ko maging teacher. Gusto ko maging doctor. Gusto ko maging piloto. Mapapansin mo, mga bata pa lang, meron na silang tinatanaw na pangarap. Pero napapansin ko din po, habang tumatagal, unti-unti, napapawi yung pangarap ng mga bata.
Diba? Yung tipong sabi niya, gusto ko maging lawyer, naging lawbreaker. Yan, di ba? Gusto ko maging doktor, naging doktor kwak-kwak. Di ba? Yung mga pangarap ng bata, nag-iiba. Yun, gusto niya maging, piloto, naging driver ng jeep, di ba? Yun, wala namang masama sa ganun. Pero, napapansin mo yung pangarap nila, unti-unting napapawi mula sa mataas, pababa, ng pababa, ng pababa. At alam niyo po, maaari ngayong oras na ito, ikaw yung batang iyon. Na tipong ang dami-dami mong pangarap, pero unti-unti, habang tumatagal, napapawi, 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 at nawawala. Alam niyo po, may mensahe ang Diyos sa inyo. God wants to restore that dream in your life, that goal in your life once again. Alam niyo po, napansin ko sa dictionary, habang sinesearch ko yung goal and dreams, may nakita akong pagkaiba nila. Sabi, when we talk about goal, it is something objective and achievable. And when we talk about dream, it is something imaginative and can be possible somehow. Ibig sabihin pag dream, medyo pwedeng mangyari or pwedeng hindi, di ba? Tapos, nakita ko, kaya pala yung mga bata, puro dream ang sinasabi, tapos habang tumatagal, puro goal na lang kasi kinakalimutan na nila yung dream nila. Kasi nakikita nila kapag dream, hindi pala nangyayari, hindi pala nagaganap. Pero alam mo kapatid, habang binasa ko yung word na yun, may nakita akong similarity nila. Sabi, goal and dream have the same thought. Dream and goal is all about aiming and wanting. Ibig sabihin, pag sinabing, pag may goal ka, nag-i-aim ka. Meron kang strong desire. At kapag may dream ka, nag-i-aim ka din at may strong desire ka. Therefore, na-conclude ko na ang goal is a product of a dream. And it must be a product of dream. Kapag ikaw ay may pangarap, dapat yung goal mo, yung produkto ng pangarap mo. Diba? Kung dati, ang pangarap mo maging abogado, dapat yung goal mo maging produkto ng pangarap mong pagiging abogado. Therefore, mag-aaral ka ng 10 taon, yun yung goal mo, magkukuha ka ng lisensya, yun yung goal mo. Yun yung napansin ko doon. Kaya ikaw, huwag mong kalimutan yung dream ng Lord sa buhay mo. Kaya pala mga kapatid, mahalagang mahalaga na lagi nating sariwain yung pangarap ng Diyos sa atin. Kasi yung pangarap na yan, gawin mo yung goal sa buhay mo. Di ba? Alam mo, ang dami lang nauusong goal eh. Ba't hindi natin pausuhin yung goal natin kay Lord? Amen? Yeah, may mga nauso, relationship goals, at kung ano pang goals, friendship goals, ba't hindi natin pausuhin yung dream goal mo mangyari sa buhay mo? Amen? Yung dream goal ng Diyos mangyari sa buhay mo. Yung tipong yung mga dati mong pangarap, dapat nagiging batayan na ng layunin mo at gusto mong makuha. Alam mo po, naalala ko lang yung in-interview ako sa Palm Ridge. First time kong, tatlong beses na pala ako nag-try mag-apply. Yung unang application ko, mga third year ata ako noon eh, college. Nag-apply ako dyan sa Alabang call center. Trinay ko lang. Tapos nung nag-apply na ako, hindi ako natanggap kasi nga hindi sila natanggap ng nag-aaral pa. Eh nakalagay kasi sa application ko, nag-aaral pa ako. Kaya nung sinabi niya hindi ako tinanggap, sige, hindi na ako, so nag-try. Tapos nung pangalawang apply ko naman, nagpasa lang ako ng papel, ayaw ko kung saan ako nagpasa noon eh. Tapos may tumawag sa akin. Nakakatawa nga yung sagot ko dun eh. No, yung pagkatawag sa akin, call center din yun eh. Sabi niya, is this Justine L. Silva? Ganun-ganun. Tapos tinanong ako, ano yung dahilan mo bakit ka nag-a-apply? Ewan ko yung sagot ko, lutang ata ako. Sabi ko, kasi kailangan niyo po ng trabahador. Yun sabi ko sa kanya eh. Tapos sabi niya, sige, tatawagan na lang namin ikaw. Tawang-tawa ako sa'yo, bakit ganun yung sagot ko? Ang galing. Tapos yung pangatlong apply ko naman, yung dito naman sa Palm Ridge, eto na yung nag-apply na ako. Tapos ang saya lang na naging application namin kasi bawat
tanong niya sa akin, 10 minuto ko sinasagot. Bali, ako lang, sa isang oras, mga 40 minutes ako lang nagsalita, tapos siya nagtatanong na. Ganun yung nangyaring interview. Pero ang saya kasi ang dami naming conversation, kahit ako lang nagsasalita. Ang dami naming usapan. Tapos one time, naalala ko nung nagtanong siya sa akin, what is your plan or your goal 5 years from now? Yun na yung tanong niya sa akin. Tapos ang sagot ko sa kanya, sabi ko, 5 years from now, I believe na tapos na ako sa master's ko. May kotse na ako, may business na ako, may magandang bahay na ako. Ginanyan ko siya. Tapos sabi niya sa akin, ano mo sir, sa lahat ng na-interview ko, ikaw yung kakaiba. Sabi niya sa akin, Christian ka po? Sabi ko, opo. Sabi niya sa akin, naniniwala ko mangyayari yan sir sa buhay mo. Sabi ko, amen. Gumanon ako sa kanya. Tapos, kidding aside, yun kasi yung goal ko talaga eh. Mahilig kasi ako mag-plan ng goal, tapos yun yung gusto ko ma-achieve. At naniniwala ako, God's goal for us is to be successful and victorious. Amen. So dream more and believe with God's help, you can achieve all of that. No matter what situation you are in right now, God will make something on that situation. Amen? Kung paano tayo naniniwala sa Genesis 1:3, and God said, let there be light, and there was light. Kung paano ang Diyos kumilos sa nothing into something, dapat maniwala ka rin na yung Diyos kikilos sa buhay mo from nothing into something in your life. Amen? Because God's dream for you is to be successful and victorious. Kahit kailan hindi ka pinangarap ng Diyos maging talunan, kahit kailan pinangarap ka ng Diyos maging mananagumpay. Kaya nga kanina gusto kong paulit-ulit na magrema sa puso nyo na mananagumpay ka. Kasi plinano ng Diyos na maging matagumpay ka. Amen? At naalala ko nga rin po eh, kapag nagtatanungan kami magkakaklase, oh, patungkol naman to sa dreams eh. Yan. Kapag tinatanong nila ako, sabi nila sa akin, ano, Silva, saan mo, ano, niyayaya nila ako, karamihan sila kahit si mama, niyayaya ako. Mag-abroad ka lang isang taon, bawi mo agad yung, ano, yung kailangan natin, gano'n. Kasi sa abroad, ang teacher, ang sahod nila, ang pinakamababa sa abroad, ha, 70,000 per month. Pinakamataas is pumapatak ng 200,000. Yun yung sahod dun sa ibang bansa. Kaya niyayaya nila ako, pati mga kaklase ko, mag-teacher ka sa ibang bansa, competent ka naman, ginagano nila ako. Sabi ko, ayoko. Kasi ang paniniwala ko, at yun yung pinut na sa heart na sa akin ni Lord, na magiging mayaman ako sa Pilipinas. At yun yung gusto ko patunayan. Kaya kapag niyayaya nila ako, mag-abroad ka Silva, sabi ko, nagkakamali ka, magiging mayaman ako dito at papatunayan ko yan sa'yo. Sabi ko sa kanya, and that's my faith. At that's, ayun yung paniniwala ko at naniniwala ko mangyayari. Kaya kapag tinatanong nila ako, ayoko maging trabahador ng ibang bansa, gusto ko yung ibang bansa magtatrabaho para sa akin. Yun yung paniniwala ko eh. At naniniwala kong lubos doon. Kasi nga, yun yung pinut sa heart ko ng Diyos. Naalala ko kasi nung nagtuturo kami ng values doon sa CBNHS, biglang yun yung revelation sa akin ng Lord eh, na yung pagiging mga bayan yung topic namin nun eh. Tapos sabi ko sa mga bata, bakit hindi tayo mangarap na one day yung mga taga-ibang bansa, sila yung magtrabaho para sa atin. Kasi tayo nangangarap tayo, makapunta ko USA para mapaglingkuran ko yung mga kanok doon. Bakit hindi ka mangarap pumunta yung mga kanok para paglingkuran ka? Biglang inipon yun sa akin ng Lord nung araw na yun at di ko na yun nakalimutan. Kaya pag tinatanong nila ako, gusto mo magtrabaho sa ibang bansa? Sabi ko, hindi. Gusto ko yung ibang bansa magtrabaho para sa akin. Ganun yung paniniwala ko. And that's, yun yung ini-stand ko at naniniwala ko mangyayari sa buhay ko. Because God wants us to be successful and to be victorious. Kaya kapatid, patuloy kayong mangarap. Patuloy mo lang tuparin yung pangarap mong yun. Hindi ko alam kung paano, pero nagtitiwala ako sa Diyos na kaya niyang gumawa ng himala sa buhay natin. Alam niyo po kung paano si Joseph the Dreamer nung una, nung sinabi niya yung pangarap niya, yung sinabi niya yung panaginip niya, maraming di naniwala. Maraming minulestya siya, maraming pinahirapan siya. Pero kapatid, tingnan mo, dumating yung taon, nangyari yung pangarap na yun, nangyari yung panaginip na yun.
Amen? Hindi man siya kapanipaniwala ngayong oras na to, pero darating ang panahon, kapag patuloy mo lang pinanghawakan yan, mangyayari at magaganap yan sa buhay mo. Amen? Maging ehemplo po natin si Joseph na isang minulestya ngayon. Grabe, tinitingala na. Amen po? Balikan natin si Paul. Yan, nawala na tayo. Sabi, si Paul, yung sitwasyon niya, hindi nagpatahimik sa kanya para tuparin ang kanyang pangarap, para tuparin ang kanyang goal sa buhay. Nung sinulat ni Pablo, kung babalikan lang po natin yung Philippians, nung sinulat ni Pablo yung Philippians, biruin mo, nasa kulungan siya. Magsusulat siya nun para sa mga Pilipos. Kumbaga, pag ikaw ay nasa kulungan, parang hadlang na yung pangarap mo. Hindi na mangyayari yun. Diba? Naranasan mo yung mga taong kinulong, pag tinanong mo sila, parang nawawala na lang sila ng pag-asa yung pangarap nila mangyayari pa. Kasi kapag lumabas sila, meron na silang marka ng pagiging prisoner, na parang hindi na mangyayari yung pangarap nila. Alam mo, ganun yung pwedeng maramdaman ni Pablo nung oras na yon. Hindi na mangyayari yung pangarap ng Diyos, hindi na mangyayari yung goal ng Lord sa buhay ko. Pero alam mo, si Pablo hindi niya nakita yon. Nakita niya yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Amen? Biruin niyo si Pablo, nung sinulat niya yung mga katagang yun, nasa kulungan siya para sabihin sa atin na hindi hadlang ang pagkakulong, hindi magiging hadlang ito para ma-achieve mo ang goal ng Diyos sa buhay mo. Amen? Biruin mo, nasa apat na sulok ng selda siya, nasa bares, rehas siya, nasa may mga guardiyang nakapaligid sa kanya, pero hindi yung naging hadlang para matupad yung pangarap ng Diyos kay Pablo. Kaya kapatid, kaya po ba nating maging tulad ni Pablo? Yung tipong taong hindi napipigilan. Kasi ang tanong sino ba yung nakakulong sa'yo para hindi mo marating yung pangarap mo o yung goal mo? Kasi minsan, hindi nga tayo nakakulong na physical, pero yung buhay pala natin nakakulong. Kaya pala hindi nangyayari yung pangarap ng Diyos sa buhay natin. Kaya kapatid, maging illustration natin si Pablo. Si Pablo na nakakulong, nakagawa ng paraan para magganap yung kalooban ng Diyos. Amen? Si Pablo na nakakulong, may nagawa. Ikaw na malaya, handa ka bang gumawa o umuwa? Yun yung tanong di ba? Amen? Back to your dream and goal. Press it on, kapatid. Press it on. Amen? Sino muli sinasaliwa niya yung pangarap niya? Parang dati, dito mangyayari. Alam mo, kapatid, ano man yung pinakita sa'yo ng Diyos noon, gagawan niya yon ng katuparan sa buhay mo. Maniwala ka lang. Hindi hadlang yung pagkakulong ni Pablo para maganap yung kalooban ng Diyos. Pero sa atin, minsan nagiging nakakulong tayo kaya hindi nagiging natutupad . Kaya kapatid, ngayong oras na to, balikan mo, alalanin mo, at i-on mo yung pangarap mo muli. I-on mo yung goal mo uli sa buhay mo. Amen? Pakisabi nga, press on my dreams and goals. Press on my dreams and goals. Amen. Balikan po natin yung mga pangarap natin. Yung mga pangarap noon na pinakita ng Diyos. Yung mga goals na pinakita ng Diyos. Kapatid, balikan mo uli yan. Second thing na gustong i-emphasize dito ng Lord ay press on your calling. Sabi ni Pablo, I press on towards the goal to win the prize which God has called me in heavenward. Press on your calling. Tayo ang mga taong may mataas na calling sa Diyos. Biruin mo ikaw kapatid, yung dating pinipilit, yung dating tinutulak, ngayon may malaki palang tawag sa Panginoon. Amen? Sabi nga, God is reminding us on His calling. Kaya kapatid, press it on, baby. Back on it, baby. Balikan mo yung calling ng Diyos sa'yo. Sabi ni Paul, he press on toward the goal because that is the calling of God on him. Kaya siya nagpatuloy sa goal ng Diyos kasi nga yun yung calling ng Diyos sa kanya. Kaya kapatid, katulad ka din ba ni Pablo? Oo, naniniwala ako, katulad ka din ni Pablo. May calling ka sa Diyos. Amen? Sino naniniwala may calling siya sa Diyos? Amen. Alam mo kapatid,
May calling ka kaya hindi ka pa nawala-wala dito sa iglesyang ito. Marami nang nawala pero ikaw matatag at nandiyan ka pa din. Kaya alam ko, naniniwala ko may calling ka. Amen? May calling ka kaya kahit pagod ka na nagpapatuloy ka pa din. May calling ka kaya kahit sawa ka na nandiyan ka pa din kasi nga may calling ka kapatid. And God calls you. The question is, what is His calling for you? May calling ang Diyos pero ang tanong, ano ba yung pagkatawag sa'yo ng Diyos? Baka kaya hindi mo ma-achieve yung goal mo kasi nga baka hindi mo ma-relate yung calling na to ng Diyos. Baka kaya hindi mo makuha-kuha yung pangarap mo, yung dream mo kasi nga baka hindi related ito sa calling ng Diyos sa'yo. Si Paul determined niyang kinuha yung goal kasi naniniwala siya yun yung resulta ng calling niya sa Diyos. Kaya kapatid, let's assess ourselves. What is His calling for me? Ano ba yung pagkatawag ng Diyos sa akin? Kung nalaman mo na, huwag mo nang takbuhan pa. Marchahan mo na yung calling ng Lord sa buhay mo. Naalala ko yung isa kong kaibigan sa Kapsu. Ano yun eh? Christian yun, youth pastor yun ng JIL. Jesus is Lord Church. Sa isang, kalimutan ko yung branch nila. Basta youth pastor siya doon ng JIL. Tapos kapag kinakausap niya ako, lagi ko lang yung pinapagalitan eh. Kasi ako lang may kakayang magalit sa kanya. Tapos pag one time kasi, ang sinabihan na siya ng pastora nila na magparang mag-aral na ng pagiging pastor sa church, sa Tagaytay. Yun yung sabi ng pastora niya. At nangihingi daw siya pa ng, ano, ng confirmation kay Lord. Eh nung araw na yun, nung nag-usap kami, nakwento ko sa kanya yung topic natin ng Sunday. Yung si Pastor Jun yung ano nun eh, yung nagturo. Ang topic natin yung kay Jonah, yung patungkol sa ano, tumatakbong propeta. Sabi ko sa kanya, habang nag-usap kami, alam mo si Jonah, but ang galing ng Lord ng, sa buhay ni Jonah, nung kinain siya ng ano, ng isda. Sabi ko, biglang ano, ang lalim na ng kwentuhan namin. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, ano, may calling ka ng Lord eh. May calling ka maging pastor. Huwag mo na lang takbuhan kasi baka kainin ka ng dilis. Alam mo, delikado yun. Sabi ko, pag kinain ka ng dilis, mahirap yun. Ginanyan ko siya. Tapos maya-maya nagsabi siya sa akin, alam mo bro? Kasi tawagan namin bro eh. Diba, oldies, no? Bro. Tawagan namin bro. Sabi niya sa akin, alam mo bro? Lalo ako naku-convict dahil sa iyo. Sabi niya, bakit? Kasi ano, meron yung kwento niya na nga sa akin na gusto na nga siyang ipatawag ng pastora nila. Dadalhin daw siya dun sa Tagaytay, ipapatraining na siya magpastor. Sabi ko sa kanya, ayun bro, tapik na yun. Pag tapik ng pastora, tapik ng Lord yun. Kaya huwag ka nang tatakbo pa, ginanyan ko siya. Kaya ngayon, ano na, mag-aaral na ata siya eh. After ng graduation namin, mag-aaral na siya magpastor ulit. Alam mo kapatid, huwag mo nang takbuhan yung calling ng Lord. Marchahan mo na, kasi baka kainin ka pa ng dilis. Level up na kumain yung Diyos. Baka mamaya dilis ka. Ang hirap nun, makaalis, di ba? God has a specific calling in each and every one of us. God calls you to be teacher, pastor, evangelist, prophet, and apostle. Maybe God is calling you to be involved in ministry, like ministry of reconciliation or word, or ministry of giving. Whatever it is, I am confident that God is calling you. Go back on His calling. Press on. Amen, kapatid? Bumalik ka na sa tawag ng Diyos. Bumalik ka na sa calling ng Diyos. Ano man yung pagkatawag niya sa'yo, balikan mo na yon. Huwag mo nang antayin pang may ibang mangyari. Si Joseph, tinawag siya ng Diyos. Tinugon niya yung tawag ng Diyos. Si Jeremiah, simula pagsilang niya, may tawag na ang Diyos, tinugon niya. Si Jonah, umalis, tumakbo, pero bumalik. Kasi nga may calling ng Diyos. And naalala niyo po ba sa isang parable, si Jesus, nung nagtawag siya ng sa isang kwento sa parable, yung parang hari noon, nagtawag siya daw ng, nag-invite siya. Tapos yung mga in-invite niyang panauhin, hindi tumugon. Kaya yung tinawag niya yung ibang mga tao. Kaya kapatid, huwag mo nang antayin, tawagin pa yung ibang tao. Nandiyan ka na lang din.
marchahan mo na yung calling ng Diyos sa buhay mo. Maybe because nasaktan ka na, kaya ayaw mo nang marchahan. Alam mo, sabi ng mensahe ng Lord sa 2 Corinthians 13 verse 4, For to be sure, he was crucified in weakness, yet he lives by God's power. Likewise, we are weak in him, yet by God's power, we will live with him to serve you. Alam mo, kapatid, oo, nanghina ka, oo, nasaktan ka, pero it is the power of God that will bring back again our fire to serve God. Kaya kapatid, huwag mo nang takbuhan yung calling ng Diyos. Marchahan mo na patungo sa Kanya. Press on towards His calling for you. Kapatid, tinatawag ka ng Diyos. Ayun! Tinatawag ka niya. Bumalik ka na. Pumunta ka na. Huwag mo nang antayin pang may ibang mangyari. God is calling you. And last thing, dito na po tayo magtatapos. Press on Christ. Pakisabi nga po, press on Christ. Press on Christ. Balikan po natin yung text natin. Sabi po dito, I press on towards the goal or toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Alam mo kapatid, si Paul, tinapos niya yung statement na yon sa word na in Christ Jesus. Alam mo, mapapansin mo, parang sa panalangin, diba? Simula, purihin ka o Diyos, in Jesus' name, Amen. Parang ganun yung nang ginawa ni Pablo sa statement na yon. Alam mo, napansin ko lang, yes, we can press on our dream and goal. Yes, we can press on our calling, but without Christ, we are still nothing. Kaya sabi ni Pablo, I press on towards the goal to win the prize in which God has called me heavenward in Christ Jesus. Hindi nawala si Kristo. Kasi nga, kapag wala si Kristo, may calling ka, may pangarap ka, pag wala siya, wala ka pa rin dating. May datong kang walang dating. Ganun yung buhay natin. Kaya kapatid, don't forget Christ. Always press on Christ. Kaya nga sabi si Paul, he considered Christ in all of this. Because without Him, all of this can be achieved joyfully. Sabi ni Pablo, oo, makuha ko man ang lahat, may pangarap ako, oo, gampanan ko man yung calling ng Diyos sa akin, ma-achieve ko nga yun, pero walang joy sa puso ko. Kasi it is Christ who put joy on our heart. Amen? Sabi nga, the reason why Paul still rejoices even he is in the cell, not just because he had a goal, not just because he had a big calling, but the ultimate fact of this joyfulness is because Christ reside on his heart. Ang ganda ng sinabi. Sabi niya, hindi, bakit ba may kaligayahan pa rin si Pablo sa puso niya? Biruin mo, nasa kulungan ka na. Kung yung ibang tao, iyak na dyan. Ibang tao, nagdadalamhati na, nasa kulungan. Pero si Pablo, ang saya-saya niya pa rin sumulat. Magbinasa niyo po yung buong Philippians, you can see the joy on Pablo's heart, on Paul's heart, habang sinusulat niya yun. Pero tanong, bakit ang saya-saya niya pa rin? Kasi nga, nakita niya na si Lord nasa puso niya. Amen? Hindi dahil malaki yung pangarap niya, hindi dahil malaki yung calling niya, kundi malaki kasi si Kristo sa puso niya. Kaya patuloy at patuloy at patuloy siyang magiging masaya. Amen? Kaya nga kapatid, kapag binasa niyo yung second chapter, sabi doon ni Paul, rejoice in the Lord always, and we'll say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all, the Lord is near. Kasi nakita ni Pablo na kapag may Kristo ka, you can rejoice in season and out of season, sa prison or in prison, you can still rejoice. Amen? Yun yung nakita ni Pablo. Kaya kapatid, huwag natin kalimutan si Kristo. Siya ang dahilan kung bakit tayo masaya. Di ba? Sabi nga natin, rejoice in the Lord always, and again I said rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I said rejoice.
Rejoice, rejoice, and again I said rejoice. Rejoice, rejoice, and again I said rejoice. It is through Christ we can achieve that joy. Amen. It is through Him we can have a real joy. Baka kaya hindi ka makamarch kasi nga baka nawala na yung pinaka-reason mo kung bakit ka nagmamarch. Diba? Maraming tao, maraming Kristiyano, marcha ng marcha sa pangarap ng Diyos. Maraming Kristiyano, marcha ng marcha sa calling ng Diyos. Pero nawawala yung joy sa puso nila kasi nga baka nawala na si Jesus sa puso nila. Kaya kapatid, huwag natin kakalimutan si Jesus. Press on Jesus. Baka kaya wala ng joy sa pagsiserve mo, sa ministry mo. Kasi nga baka nawala na si Jesus. Na-set aside na si Jesus. Kaya kapatid, press on Christ, press on Jesus. Kasi kapag naka-press on Christ ka, naka-press on Jesus ka, gaya ng sabi ni Pablo sa Corinthians, we are hard-pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Biruin mo, kahit ganyan yung mangyari sa'yo, kapag may Kristo ka sa puso mo, may joy ka pa rin. Yun yung nakita ko, sabi ni Pablo. I press on toward the goal to win the prize which God called me heavenward in Christ Jesus. The reason why Paul is still marching on, it is because of Christ. Have that in your heart, have that in your mind, and have that in your life. May challenge, kapatid. Press on your dreams and goals. Press on your calling, and hardly press on Christ, the giver of it all, the joy of our heart. Amen. Kaya ngayong oras na to, kung nawawala na yung parang joy sa puso ko, nawawala na yung parang kapag nagsiserve ka, alam mo, walang dahilan kung bakit yung pagiging stagnant. Hindi yung magiging reason yung stagnant sa church eh. Kasi nga baka nawawala na kasi si Christ sa church. Nawawala na kasi sa Christ kaya hindi mo na ma-feel yung joy. Kaya ngayon kapatid, as we sing this song, let's put back Christ on our life. Let's press on Christ once again on our life. Muli, ibalik natin siya. Ibalik natin siya sa sentro ng buhay natin. Kahit anong pangarap mo, kahit anong calling mo, wala si Kristo kapatid. Wala rin niyang kapayapaan, wala rin niyang kaligayahan, wala rin niyang kasiyahan sa puso mo. Kaya ngayong oras na ito, tayo po tayo. At awitin po natin yung kantang ko. Kapag may Christ ka, yung goal mo, yung calling mo, sus.
sunod na lang yun eh. Kaya ngayong oras na to, paklapit tayo kay Kristo kapatid. I-press on natin yung relationship natin kay Lord. Palagini natin yung relationship natin kay Lord. Kasi yung goal mo, yung dream mo, yung calling mo, susunod na lang yun. Kaya ngayong oras na to, alisin mo muna yung pagiging music team mo, pagiging pastor mo, pagiging cell leader mo. Lapit ka muna kay Kristo bilang worshiper niya. Lapit ka muna kay Kristo, gaya ng sanggol na nananabig sa kanyang presensya. Because of you, Jesus. Kaya, O Diyos, muli mo kaming ibalik sa unang pagbeses, sa unang pagkakataon na nakilala ka namin, sa una namin pag-ibig sa'yo na kung saan pinadama mo sa amin ang walang hanggang pag-ibig. Pinangako namin sa'yo na hindi ka namin iiwan. Pinangako namin sa'yo na mamahalin ka namin lubos. Lord, ibalik mo kami sa ganung pagkakataon. At naniniwala ako, Diyos, sa mga kapatid kong nawawala ng pag-asa. Ngayong oras na to, binibigyan mo muli ng pag-asa. Pinapalalim mo muli ang relasyon namin sa iyo. And Lord, hayaan mo at patuloy mong ipaalala sa amin na lahat ng ginagawa namin ay dahil sa iyo. Ikaw ang rason. Kaya maraming maraming salamat, O Diyos. Lord, we will hardly rest our life for you, Jesus. Ikaw yung mahayag. Ikaw ang kumilos. Ikaw na po ang tunay na maging Panginoon namin. Maging maniobra ng aming buhay.
maging driver namin, Panginoon. At hayaan mo sa aming buhay, Panginoon, patuloy kaming magmamartsa na may katagumpayan dahil naniniwala ka na, naniniwala kami, O Diyos, nakasama ka namin sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo ng aming buhay. Salamat, O Diyos, dahil pinadama mo ang iyong presensya. Salamat, O Diyos, dahil pinaalala mo ulit yung mga bagay na ito, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.